sa mga motoristang dumaraan sa Tandansora flyover at intersection. Alamin na ang mga alternatibong ruta dahil sa Sabado po ng gabi ay isasara na mga yan para sa pagtayo ng MRT-7. Live mula sa Tandansora flyover, may unang balita si James Agustin. James! Yes, again, good morning. Ilang araw na nga lang ay tuluyan ng isasara itong Tandansora flyover, maging yung intersection sa ibaba nito. Kaya naman yung mga kapuso nating motorista ay inaasahan na raw talaga yung heavy gut o mas mabigat na daloy ng trapiko dito sa Commonwealth Avenue. Mula sa Commonwealth Avenue, nakakaliwa pa mga sasakyan na ito sa Tandansora Avenue. Pero simula alas 11 ng gabi sa February 23, ay isasara na ang Tandansora intersection, maging ang flyover para sa konstruksyon ng MRT-7. Ang mga apektadong motorista, maaaring gamitin ang U-turn slot 500 metro ang layo mula sa Tandansora intersection. Kung galing ang motorista sa Tandansora Avenue, ay kinakailangan kumanan sa Commonwealth Avenue, U-turn malapit sa Microtel, at kanan sa Katipunan Avenue patungo sa destinasyon. Ang mga galing namang Katipunan Avenue ay kinakailangan kumanan sa Commonwealth Avenue, U-turn sa CW Home Depot, at kanan sa Tandansora patungo sa destinasyon. Ngayon pa lang ay may mga inilagay ng abiso kaugnay ng pagsasara. Tatagal ng 2 taon ang pagsasara, kaya inaasahan na raw ng mga motorista ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Maapektuhan po kasi malayo ang ikutan namin, mapupunta sa circle. Pero ang problema doon, yung pasahero baka magreklamo kasi malayo ang ikot eh. Apektado siguro kasi masisira yan, layo ng ikutan namin eh. At saka matrapik na yan kasi lahat ng kotse, mga sakyan, dito baba. Wala tayong magagawa eh. Ganun talaga. Magde-deploy ang MMDA ng 154 na personnel para gabayan ng mga motorista. Bukod pa sa 100 flagmen na itatalaga ng lokal na pamahalaan ng Quezon City sa kabahan ng Commonwealth Avenue. Samantala, igan, minumungkahi ng MMDA yung paglalagay ng tinatawag na elevated U-turn slot dito sa lugar para daw maibsan yung mabigat na daloy ng trapiko. Gawa yan sa Bakal, at kung matutuloy man yung mungkahi na yan ay tatagal ng 3 buwan bago maitayo yung elevated U-turn slot. Para sa mga kapuso naman natin na babagtas dito sa Commonwealth Avenue, ipapakita namin sa inyo ngayon yung lagay ng trapiko dito sa haba ng Commonwealth Avenue. Yung makikita nyo ngayon ay ito yung lane na patungo sa Fairview kung galing ka sa Quezon Memorial Circle. Maluwag pa naman sa mga oras na ito bagaman naiipon yung sasakyan dahil doon sa traffic light dito sa Tandansora intersection. Samantalang yung kabilang lane naman, yung patungo o pabalik sa Quezon Memorial Circle galing Fairview ay maluwag pa naman sa mga oras na ito. Yan muna pinakalites. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, James Agustin.